Earth signs, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, Luck Stones and Amulet, may kita nyo po yung link sa description box below, Tarot Intentions by Alian Reyes. Okay, tignan po natin kung ano ba ang mensahe para sa iyo ngayong araw na ito. So, we have number 32. Meron ba kayong nakakaaway dito? Pwedeng may makasagutan kayo dito. Or merong tao na may lihim talaga na galit sa inyo. Yun yung pinapakita. Kaya mag-iingat kayo dito. Kasi pwedeng siraan kayo ng taong to. Or pag alam niya yung mga kilos mo, yung mga plans mo, pwedeng harangin niya yan. Hindi niya yan haharangin na yung gagawa siya ng eksena or what. Pwede rin, pero mas more on true mind. Okay? Yun yung gagawin ng tao na to. Or kukontrolin niya yung isipan mo. More on mamanipulahin ka niya. Kung ano-ano yung sasabihin niya sa'yo para panghinaan ka ng loob. Kaya mag-iingat ka sa mga tao na yan. Pwedeng yan ay air signs, Gemini, Libra, Aquarius. Pwede rin naman na earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Tignan natin ano pa yung mensahe, spirit guide. Tignan pa natin ano pa yung pwedeng mangyari sa araw mo. We have number 43. Okay, so may pa-surprise sa'yo. Meron surprise visit. Pwede, ayan po, pwedeng hindi mo to nakita, hindi to pinaalam talaga sa'yo kasi nga surprise visit. So, pwedeng may bibisita sa bahay or dyan sa trabaho mo. Or, pwedeng hindi naman ikaw yung dinalaw, pero magugulat ka kasi nakita mo yung tao na yon. Parang, unexpected lang talaga na yung kakilala mo, ay yung katrabaho mo, kilala nyo parehas ng tao na to. Meron tayo ditong number 39. Okay, so magiging masaya ka naman pala dito sa iyong makikita. Okay, kung sino man ito. Or basta kung sino man yung magsusurprise sa'yo. Or ano man yung isurprise sa'yo, magugustuhan mo talaga to. Pwedeng ito po ay matagal mo nang hinihintay. Oo. Proposal, pwede. Meron tayo ditong number 2. Okay. Medyo mag-ingat ka lang din talaga. Kasi di ko alam kung nagsasabi ka ba ng mga secrets mo pagdating sa isang kaibigan o fire signs. Medyo mag-iingat ka kasi pwedeng magamit nila yun again sa'yo. Kaya nga kung ano talaga, huwag ka masyadong maging vulnerable towards sa ibang tao. Sabi nga, trust no one. Kasi, oo, hindi mo talaga, ayun, meron kang kagalit na family member dito o may nagagalit sa yung family member. Ayan, oh, mukhang siya yung maninira sa'yo dito. Baka siya yung mag-spill ng mga secrets mo. Kaya lang, dahil family mo to, family member mo to, alam mo yung affected din siya. Parang masasabi mo na lang, di yata nag-iisip tong family member ko na to. Kasi kung sisiraan niya ako, masisira din yung pangalan niya. Yun. Parang wala nang pakialam yung tao na to. Basta ang mahalaga, ang nakikita lang niya is pag may sinabi siya na sikreto mo, ikaw lang yung masisira. Hindi niya nakikita yung parang pagkakamali niya. Tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin. Okay. So, ito po pala yung lucky numbers mo. We have number 32, number 8, number 6, 43, 10, 30, 9, 39, and 5, tsaka number 2. Kung di nyo narinig, ay replay nyo na lang yung video natin. Meron tayo ditong distance. Okay, pwedeng ikaw to. Do, may distansya ka na talaga dito sa mga taong to. Even sa family members mo na to, pwedeng hindi mo na nga siya kinakausap. Pero siya tong lapit ng lapit sa'yo. And siya tong very curious sa'yo. Fire signs. Ayan. So, pwedeng blinak. Kulang na lang talaga i-block mo to sa social media accounts mo. Or baka nga block na yung tao na to. Ayan po. So, parang guguluhin ka pa rin talaga kahit na ikaw na yung lumayo dito. Ewan ko ba kung ano yung issue sa'yo ng mga taong to. Nagiging successful ka na siguro. Kaya ganyan. Binabato ka na nila. Ang naririnig ko talaga na sign ay Capricorn ngayon. Hindi ko alam kung meron kayong Capricorn sa inyong big three. Tignan naman natin ano ba yung blessings na paparating para sa'yo. A blessing on a new venture. Ayun, may sisimulan pala kayo dito. Pwedeng ito ay negosyo, pwedeng yung iba po sa inyo, may tina-target kayo na dyan sa trabaho, may tina-target kayo na position or na client, na project. Yan po.
So, pwede kasi ito ay makukuha po ninyo, lalo na may mga papeles na lumalabas dito. Meron tayo ditong a blessing to lift sadness. O, diba, may magpapasaya talaga sa inyo dito. May pa-surprise kasi. Or ito nga, baka ito na yon yung hinihintay po ninyo. Makukuha nyo na talaga siya. A blessing on growing older. Okay, so mas more on, magmamature talaga kayo dito. Kaya nga, kayo na lang talaga yung iiwas or kayo na lang talaga yung umiiwas. Tignan po natin ano pa yung mensahe para sa'yo. So, ito pa yung mga lucky numbers nyo. We have number 20, 30, and 38. Tignan po natin ano pa yung mensahe. Spirit guide. Mensahe po natin. Alam nyo, marami po sa inyo. Pag lumayo kayo kung nasaan man kayo ngayon na toxic na kinalalagyan ninyo, mag-grow talaga kayo once na umalis kayo dyan or once mag-decide kayo na umalis. Kasi pwedeng hindi nyo talaga malaman or hindi nyo talaga makita yung growth ninyo habang yan yung mga tao na kasama mo hanggat sila yung nakapaligid sa'yo. Kasi parang lagi ka nilang idadown. Meron tayo ditong death card pagdating sa work. So yung iba nga po sa inyo, pwedeng wala naman kayong balak maghanap ng bagong trabaho. More on, ang tinatarget nyo lang siguro talaga dito is good position, okay, pagdating dito sa work or could be promotion for some of you. Pero kasi nangyayari, pwedeng hindi mo nakukuha yung gusto mo talaga na position kasi pwedeng merong bias dito pagdating sa work. Oo, merong, alam mo yung laging may pinapaboran, parang bulok yung sistema dyan sa trabaho po ninyo. Kaya lang, ewan ko din kung ba't hindi nyo maiwan yung work ninyo. Siguro meron dito, natatakot talaga kayo na, you know, parang bagong simula na naman, back to zero, siguro yan yung iniisip po ng iba sa inyo. The Emperor pagdating sa negosyo, so control po ang kailangan ninyo dito. Kailangan din yata may disiplinahin kayo dito ng mga staffs po ninyo if meron kayong mga staffs. Or kung kayo naman to, kayo yung sarili nyo yung kailangan nyo disiplinahin. Kasi meron dito, kumita lang kayo ng konti, parang pinang e-enjoy nyo kaagad. So alam nyo yung parang nire-rewardan nyo kaagad yung sarili ninyo. Kaya maraming yumayaman, I mean kaya yung mga mayayaman, lalo pa silang yumayaman kasi hindi muna nila binibili yung mga gusto nila. Hindi muna sila nag-e-enjoy. Parang sacrifice muna talaga. Okay, ibibusiness muna nila yan kaysa mag-enjoy sila. Oh, diba? Makaiba talaga yung mga mindset ng mga mayayaman at saka ng mga mahihirap. Totoo naman talaga yun. Tignan natin. Pero ayun nga, ito pagdating dito sa business. So, i-ano nyo muna, i-delay nyo muna yung rewards para sa sarili ninyo. Yun yung sinasabi sa inyo ni Universe ngayon. But it's up to you. It's up to you pa rin. Tignan natin kung ano pa yung mensahe pagdating naman dito sa iyong kaperahan. So marami nga dito ay tuloy-tuloy talaga yung pera ninyo. Kaya marami ding naiinggit sa inyo. Aries, Leo, Sagittarius because of this. Kasi gumaganda nga yung life ninyo. And also meron ka din yatang gustong i-develop dito na skills. Or may talents kayo. Pero, pwedeng, yung iba nga ay, hindi nyo muna yan, hindi nyo muna yata siya pinagkakagastosan. So, yan po, baka meron na kayong kailangan ding palitan ng mga kagamitan sa bahay man yan, or sa, yun nga, sa skills ninyo, sa talent ninyo. I mean, basta meron kayong gustong palitan dito na gamit, yun yung nakikita ko. Tignan po natin, pagdating naman sa love life, we have Ace of Pentacles. So nakikita mo, pwedeng merong new love life yung iba sa inyo dito. Some of you naman po pwede na, ayan, dahil nasa tamang age na yung iba sa inyo, nakaipon na yung person mo, pwede po na magpapakasal na kayo parehas or nakapag-ipon na kayo parehas. Ayan, magde-decide na yung iba sa inyo na magpakasal. So, ile-level up na talaga yung inyong relationship. Kaya marami ding naiinggit sa inyo dito kasi iniisip nila maganda na yung trabaho mo. Kumikita ka, maganda yung kita mo, okay yung family mo, tapos ayan pa. Ikakasal na yung iba sa inyo or meron okay yung love life niyo. Kaya madaming naiinggit, madaming gustong manira, madaming gustong humila sa'yo. So huwag mong hayaan yung mga tao na yan na mag-matter sa life mo. Huwag mong hayaan na yung mga sinasabi nila sa'yo ay laging tumatak sa isipan mo. So you will attract more blessings ngayong araw na ito. Ayan po. Ang ganda kasi ng ano mo, ng aura mo, ang ganda ng frequency mo ngayong araw na ito, fire signs. So ayan lang po yung mensahe para sa iyo. Maraming salamat po. Mag-iingat kayo always and more blessings to come. Bye-bye.